health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and travel at serbisyo publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga! Ciao Shang Hao at Ho Chaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz, ang himpilan ng serbisyo publiko. At sa mga sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel, magandang umaga. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anumang oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa Public Service Program ng Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay June 6, 2024, araw ng Huwebes. Isa ang kidney o bato sa pinakamahalagang body organ ng tao. Ito ay bahagi ng urinary system, nagsisilbing natural filter ng dugo, nagtatanggal ng dumi na lumalabas bilang ihi, regulatory din ito ng electrolytes at nagmimintina ng acid-base balance. Naglalabas din ito ng hormones gaya ng calcitriol, renin at erythropoietin. Inilaan ang buong buwan ng Hunyo sa Pilipinas para sa obserbasyon bilang National Kidney Month sa bisa ng Presidential Proclamation Number 184, layo nito na bigyan pansin ang lumalala talaga kondisyon ng mga bato na marami sa ating mga kababayan. Batay sa datos, may 10,800 na Filipino ang nagkakasakit ng chronic kidney disease o CKD bawat taon ayon sa National Kidney and Transplant Institute at nasa 40,000 ang kailangan madialysis bawat taon. Sa temang iyong taon na malusog na bato, abot kamay ng mga Filipino, ay naghihikayat ang NKTI at ang Department of Health sa publiko na suriin ang lifestyle para matiyak na malusog ang iyong mga bato at isagawa ang regular na pagpapakonsulta at baka mamaya ay malala na ang kondisyon ng iyong bato at kinakailangan mo na magpa-dialysis. Pag-usapan natin ngayon ang obserbasyon ito at makakasama natin si Dr. Nerissa M. Giriel, RN, CSC at FPCHA. Siya po ay may PhD in nursing, Deputy Executive Director for Nursing Services ng National Transplant Kidney and Institute o mas kinala natin as NKTI and Founding President of Urologic Nurses Association of the Philippines and Founding President of Transplant Nurses Association of the Philippines. Magandang umaga, Dr. Nerissa! Yan po. Muli, ang makakasama po natin ay si Dr. Nerissa M. Giriel. Yan. Magandang umaga, Dr. Nerissa! Hello, good morning, Ma'am Hilda. Yes, kamusta na po kayo dyan sa NKTI? Okay naman po kami dito sa NKTI. Okay naman. Yes, pag-usapan naman natin, Dr. Nerissa, gaano ba kayo katagal sa NKTI? Mari po ba niyo ibahagi sa amin na iyong naging pagsisimula? Ma'am Hilda, 31 years na ako rito sa National Kidney and Transplant Institute. Oo. So, after graduation ko nung college, dito na ako unang pumasok. From pagka-graduate nyo, diretso na kayo sa NKTI? Yes, diretso na ako dito. Tapos simula ba pagkabata ay pag
pagiging nurse na ba talaga pinapangarap mo maging profesyon? Opo. Talagang gusto ko maging nurse kasi nainganyo rin ako ng tita ko na isa ring nurse na nagkatrabaho noon sa Amerika. So sabi ko, syempre, alam mo naman tayo ng mga bata, meron akong mga idol. So sabi ko, gusto ko rin maging nurse kagaya niya. Kaya nag-aral ako ng nursing. Pero Dick, pero wala nang engganyo sa inyo na maging doktor ka? Actually, naisip ko din maging doktor noon. Actually, ang gusto ko maging OB gynecologist. Kaya lang, sabi ng tita ko noon, kukuhanin kita sa Amerika para doon ako magpatuloy mag-aral ng nursing at or magtrabaho na rin. Pero hindi siguro ako para doon, hindi naayos yung mga papers during that time. So, sabi ko, tutuloy ko na lang maging nurse. Kaya nag-apply na ako sa hospital. At sa hospital, bakit NKTI ang napili mo? Actually, ang nag-introduce niya sa akin ng NKTI, yung aking namayapang tatay, no? Aking father. Mayroon siya mga kakilala dito sa NKTI. Sabi niya, maganda doon. Kasi nagpupunta ako doon. It's a government-owned and controlled corporation, pero maganda ang pamamalakad. Parang pag nakita mo siya, para siyang private hospital. So, doon ka magtrabaho, subukan mo mag-apply. So, I tried during the time. That was in 1993. So, ano, nabanggit mo na, ano yung siyempre, instead of going to the regular hospital, so, base sa mga kasama mo, bilang Deputy Executive Director, meron pa sila nasasabi, ano ba ang pagkakaiba sa pagiging nurse sa isang regular hospital o private hospital at sa isang specialty hospital katulad ng NKTI? Actually, pag nurse ka naman, yun naman ang tinuro sa aming ng profesyon na mag-alaga ng mga pasyente. Pareho rin naman yan, na mag-aalaga ka ng mga pasyente. Siguro, ang masasabi kong pagkakaiba, ito ay ano, tertiary specialty hospital at kami ay nangangalaga sa mga pasyente may kidney problem, lalong-lalo na yung mga transplanted patient, yung mga nag-undergone ng kidney transplant at saka liver transplant, siguro yun ang pagkakaiba namin sa iba, na hindi naman lahat ng hospital gumagawa ng kidney transplant or liver transplant. Yun po. So, ano-ano ang mga challenges na kinakaharap ng NKTI pagdating sa nursing service department at paano nyo ito ina-address kapag meron po kayo nakikita mga pasyente ipagpasok sa siyempre for sure kadalasan iba emergency room kasi yung CKD kasi iba karamihan delay ng delay pinabayaan hanggang sa yung hirap na siyempre ano ang feelings sa pagiging isang nurse sa pagka kapag kayo ay nakaharap sa pasyente? Siyempre pag ikaw ay isang nurse, kailangan mahaba ang pasensya. Kailangan papakita mo na ang pag-aalaga mo sa kanila is with compassion and empathy, na naiintindihan mo ang kanilang kalagayan, lalong-lalo na sa mga ganong sitwasyon. No? Siyempre ang ating mga pasyente, hindi lang yan sa mga nararamdaman ng problema. Iba, may mga problemang pinansyal, di ba? Iba, may problema rin sa pamilya, may problema sa spiritual. So kailangan talaga niyan, ang nurse, ipapakita mo yung iyong tinatawag nga nating tender loving care. Mararamdaman nila that you care for them. Yun ang isang importante ng magiging, kumbaga is contribution na isang nurse sa pag-aalaga sa pasyente. So, lalo na kapag ang sakit ay yung mga nag-undergo ng hemodialysis, either twice a week or thrice a week. As in, di ba ang tawagan talaga nila, mga classmate na sila? Kaya, right, talaga, as yung mga nurse natin, at least talagang kaano na sila, yung lagi na nila sila nakikita. Tama yun. Kaya nga yung iba, yung ibang mga pasyente natin, pag dumarating ng ospital, hinahanap na yung paborito nilang nurse o yung nurse talaga na tumatawag sa kanila, di ba? Ganun yun. Yes, talagang ano, yung iba, siyempre sa isang pasyente, hihanapin mo, yung talagang alam na nila kung ano yung kondisyon nila. Yes. Maliban sa genetics,
maraming tinatamaan ng CKD, di ba? Ng chronic kidney disease dahil sa kanilang lifestyle. Ano ang dapat naging lifestyle lamang para maiwasan ang pagkakaroon nito? Kasi base sa report ng PhilHealth, compare from 2022 to 2023, nagtaas po ng 43% talaga sa dami ng nagpapadialysis na kakaroon ng CKD. Ayan, tama yan, no? Kasi syempre, katulong namin ng PhilHealth sa pag-monitor nito kasi marami rin silang binibigay na benepisyo sa ating mga, at ating gobyerno, sa ating mga pasyenteng nag-undergo ng hemodialysis. So, totoo po yun na talaga namang tumaas ang bilang ng mga pasyenteng may chronic kidney disease, no? Ang sabi nga, sabi nyo nga kanina, 43% yung tinaas, pero sa NKT, base sa aming datos, 11% ang tinaas nitong 2023 as compared ng 2022. So ngayon, talaga namang kaya pinapalaganap namin ang nagkakaroon kami ng mga maraming mga advokasya para malaman ng ating mga kababayan kung paano talaga kailangan iwasan ang pagkakasakit sa bato para maiwasan ang dialysis kasi talagang dumadami po ng dumadami. Yes. At ang isa sa napansin ko, yung mga seafarer, yung mga on board the vessel, lalo na yung nasa lingguhan o buwanan bago makabalik sa Pilipinas, minsan may anin na buwan, meron ko ba ilan na nakilala ko, pagbaba nila sa barko, yun nasa sabihin natin mag-retire na sila, anong nangyayari? Sila ay nagiging, nakakaroon sila ng CKD. Ito, nangyayon, tinatanong ko, curious na ako, ano ba kinakain ninyo sa barko? Yung pala, nasa freezer daw nila, ang dami daw silang mga pork and beef, yun daw nakastore sa kanila, so yung lagi kinakain nila. So, may kinalaman din ba na puro pork ang kinakain o puro beef? Kasi actually, before we go to that, ang sanhi talaga na number one is yung pagkakaroon ng diabetes or hypertension. Kapag may lahi ka, malaki ang chance na ikaw na anak, halimbawa, ay pwede rin magkaroon. No? So, kailangan, ingatan mo iyong pangangatawan. Ngayon, ikaw ay may diabetes nga na nabanggit ko kanina o hypertension, malaki ang chance na magkaroon ka ng chronic kidney disease or end-stage renal disease. So, kaya naman, pinopromote namin ang tinatawag nating healthy lifestyle. So, ang ibig sabihin niya, kumain lamang ng tama, nabanggit mo kanina, puro mga baboy o baka, sinasabi ng ating mga doktor, ng ating mga nephrologist, iwasan, kung maaari, iwasan ang maraming pagkain ng red meat, no? Kailangan din dapat ehersisyo, tama yan, yun ang tamang gawin ng ating mga kababayan. Bukod po dyan, kailangan uminom ng at least 8 glasses of water per day, sabi nga nila, kumain din ng gulay, at iwasan ang mga maaalat, no? O masyadong matatamis na pagkain. So talagang siguro with the kind of food that we have right now, siguro kaya talagang nagkakasakit. Alam mo naman, temptation talaga yung mga pagkain. Kuti mo yung mga milk drinks na lang, di ba? Ang taas ng calories ng mga yan because of sugar and other ingredients. So kailangan lang, watch out lang talaga to take care of our kidneys. Plus, at the same time, we should do annual check-up, no? Magpapatest tayo ng ating ihi, importante yan. Ang ating papa-check up din tayo sa doktor taon-taon siguro para masabi nila kung ano mga kailangang test na dapat gawin para ma-check ang ating kondisyon. So talaga, based sa inyong observasyon sa mga pasyente, kasi kayong mga nurse ang nakaharap sa pasyente, hawak ninyo yung chart ng pasyente. So ang kapag pinabayaan nila kanilang diabetes, sinayan nila na mag-shoot up ng mataas, okay na bidayaan nila ng high blood nila, hindi nila sinusunod yung maintenance medicine na binigyan ng kanilang mga doktor. So, iyan din pala ang nagiging sanhi. Yes. Totoo yan. Kasi kaya nga, ang ating mga doktor may binibigay ng mga maintenance medicine
para sa tulong nito ay maalagaan ang ating kidneys, no? O ang ating pangangatawan in general. Kaya lang siguro yung mga ibang pasyente na nakakalimutang uminom ng gamot na inireseta ng doktor, o maaaring iba, ayaw nilang magpa-check up, ayaw nilang bumalik, nagkukulang sa check up sa na ibinigay na ng doktor sa araw na dapat nandun sila. So nami-miss nila yon. Kaya yun siguro ang isa sa mga nagiging problema. Kasi sabi nga nila, kung maintained mo yan, continuous check up, maiiwasan yan. Kasi mamamonitor ka ng doktor kung ano mga dapat gawin. At yung mga may hilig sa mga painkiller medicine, konting kirot lang, okay, lalo na yun. Meron kasi lumapit sa amin sa radio station, may ng tulong. Bata pa eh, anak niya nasa less than 30 years old. Sabi nung na mother niya, ang anak daw niya naghihemodialysis. Sabi ko, bakit? Kasi lagi siya meron masakit ang ngipin. So, lagi nagtitake na lang ng pain reliever. Ayaw pumunta sa dentista. Wala daw oras. Hanggang yan, nasira na. Sabi ko, ha? Batang-bata pa? So, sa ano, sa pagkaga dito, kayo bilang ano, nakikita po ninyo sa mga pasyente, itong mahilig sa painkiller medicine, isa rin po sa cause na nakakasira sa bato. Kasi po, lahat naman ng sobra, bawal, di ba? Siyempre, kung hindi kailangang inumin at hindi nararapat, dapat hindi natin ginagawa. Kaya nga kami mga nurses din, kapag may nararamdaman ng pasyente dito sa ospital, may dinadaing sila, kahit medyo may konti kaming idea o alam namin, hindi po pwede mabigyan nalang kami basta-basta ng gamot. Kailangan yan ay nireseta ng doktor. Pag sinabi ng doktor na ito ibibigay, yun ang dapat nating ibigay. Ganon din sa mga bahay. Kapag sinabi ng doktor na ito ang ibibigay na gamot, at ilang araw mo lang itetake yung gamot, dapat hanggang dun lang. Kasi kapag sumobra, bawal na yan. O maaaring merong side effect na mangyari sa katawan. Ganun po yan, Mamilda. Yes. Si Abilang Deputy Executive Director ng NKTI, natural, alam mo, na, lagi kayo sanay, lagi kayong nakikita yung mga pre-prescribe ng mga doktor sa mga pasyente. Kahit alam mo na, hindi mo rin gagawin yun. Hindi mo rin sasabihin sa mga kakilala mo, ay, ito ang gamot ang dapat mo i-take. So, kailang talaga nila pumunta sa doktor nila. Sabi nga nila, Mamilda, hindi ka dapat magsa-self-medicate. Lahat dapat, kung gusto mong uminom, gusto mong gumaling, anong tama para sa katawan mo, consult your doctor. Kasi, di ba, Mamilda, ang daming mga doktor na iba-ibang specialista. So, di ba, iba-ibang kanilang specialty, kumbaga. So, yung mga specialistang ito, yun ang pinupuntahan natin. Depende kung ano ang ating sakit o kung ano ang ating mga nararamdaman. Yung sa pagtaas ng PhilHealth sa hemodialysis session mula sa 19, ginawa na ito ng 156 session. Ano reaction nakikita mo sa mga pasyente na regular na nagpapahemodialysis sa inyo? Siyempre, yung mga nurse, kapag ka nakikita nila yung dati sa 90 na na-consume na nila, problemado ng mga pasyente dahil kaya pa ba magpatuloy. Natural, ang isa naawa kayo mga nakaharap sa kanila. So, ano nagiging una-una naging ano reaction ninyo na napalitaan ninyo na itinaas na ito from 90 to 156? Alam niyo, Mamihada, nung bata ako, naabutan ko yan na talagang pasyente mismo nagbabayad, out of pocket, no? Talagang mahal, around 2,000 to 3,000, no? E kung 3 times a week yan. Ang laki noon, di ba? Kulang pa yung sweldo mo kung babayaran mo yan sa isang buwan. Plus yung dialyzer pa na ginagamit para ihook sa machine. Pero ngayon, napakalaking tulong ng ating gobyerno, ng ating PhilHealth na ibinibigay sa ating mga pasyenteng nag-dialysis. Kasi po, dati nga, nabagit nyo kanina, 90 plus lang, ngayon naman, 156. So, pati kami mga empleyado ay natutuwa dahil mas less na yung gastusin ng ating mga pasyente kasi yan ay sagot na ng PhilHealth. So, kaya nga, walang rason kung bakit hindi dapat matuloy ang pag-dialysis ng ating mga pasyente sa tulong ng ating gobyerno. Plus yung mga guarantee letter pa na binibigay ng ating mga politiko para tulungan silang gumaling o humaba ang kanilang buhay. So, I don't see any reason para hindi mo siya ituloy. Kasi may mga ibang pasyente po,
pag dumating na sa emergency room namin, hirap na hirap na huminga. Dahil yan po ang tinatawag nating missed dialysis. Iba siguro, well, sa hirap ng buhay, may mga ibang pagkakataon na hindi makapunta dahil siguro sa walang pamasahe, or yung iba is talagang takot din sa mga pagdadialysis, or parang iba may mga depression na rin siguro, ayoko na. So very important din sa aming mga healthcare workers na maipaliwanag mabuti ang importansya para humaba ang kanilang buhay, and at the same time, we also advocate for kidney transplant kung kinakailangan. So yan naman po ina-explain ng ating mga doktor. Maaaring nag-dialysis ka ngayon, pero kapag ikaw ay nakahanap na ng donor, pag ikaw ay kidney transplant na, pwede ka mabuhay uli ng normal. Yun po. And yung sa ano, yung iba, ang nagiging reason, wala siyang kasama na samahan siya sa dialysis center. Yung kaya sabi ko, kapag isa, pinabayaan mo yung sarili, syempre, for sure, hindi na siya makapagtrabaho. And then, aside from, hindi ka makapagtrabaho, meron pa isang tao, itadamay mo kasi sasamahan ka pa niya sa dialysis center. So, di ba, ganun kahirap. Siyempre, kayo, pagka nandyan yung pasyente, wala silang kasama. Dato, nire-require nyo, dapat may kasama sila pagpunta sa NKTI. Totoo yung sinabi nyo, yung iba, may trabaho, hindi masamahan. Kasi kailangan maghanap buhay para may sustain. So, kasi, bukod kasi sa dialysis, may mga minimaintain din yung mga gamot, di ba? So, pero we encourage na may kasama kasi iba ho, hirap na maglakad. Iba maaaring nahihilo. Kaya, tsaka pag-uwi, mas safe siguro kung meron silang kasama. Pero may mga pasyente naman po kaming talagang on their own, pumupunta naman dito. Hindi naman po lahat ay may kasama. Depende rin po kung ano po yung kondisyon ng pasyente. Meron naman pong after dialysis, nagtatrabaho din, di ba? Marami rin ganun na after ng dialysis, balik back to work at kailangan ding maghanap buhay para mabuhay. Hindi naman po pare-parehong kailangan lahat ng kasama. So, depende sa kondisyon ng pasyente. Pagka nakita manandin nyo, carry niya yung after the dialysis, okay siya. So, pinapayagan din nyo na kahit walang kasama? Hindi naman po sa pinapayagan, pero nasa pasyente na po yun. Alam naman niya kung kaya. So, yung nabanggit ko nga kanina, doon sa mga mahihinang pasyente, definitely kailangan may kasama. Pero yung mga malalakas pa nating pasyente na kaya nila mag-isa, on their own, sa sarili nila, sila ang magsasabi na kaya ko naman mag-isa. Yung sa ano, meron na may pag-aaral na ngayon ang PhilHealth na plano nila from 2,600 per session, gagawin na itong 5,002 per session. Base sa NKTS, sa tingin mo pag sa 5,002, kakayanin na ba ng mga pasyente nyo? O meron pa rin konting cash out? Yan po ay pinapropose pa lamang, no? So magiging 5,000 plus nga po. Kung yan naman po ay sasagutin ng lahat ng PhilHealth, edi pasyente naman po ang makikinabang, no? So akin lang po ay hindi ko pa masyadong masabihan kasi wala pa namang lumalabas na instruction from our PhilHealth. So hintayin na lang po natin yun. So ngayon, doon po tayo sa 156. Yes, tapos balikan natin noong panahon ng COVID-19, noong 2020. Isa ang NKTI sa mga naging sentrong hospital. Ano ang mga naging learnings natin? Ano naging learnings nyo noon? Kami mga nurses, syempre, kami talaga yung nahirapan, no? Lalo na yung mga staff na talagang nandun sa mga ward, sa ER, nag-aalaga ng mga COVID patients. Siyempre, nung una, takot din yung mga yan, but wala namang choice. Kasi pag sila hindi pumasok, sila mga mag-aalaga sa ating mga pasyente. Yan naman po ang ating sinumpaan sa ating profesyon. Na sabi nga nila, kahit nga baha, di ba? Kahit lumilindon, pag-duty ka. So, nung mga panahong yun, talaga mo nakita ko naman ang ating katataga ng ating mga empleyado rito sa NKTI, particularly na yung mga kasama ko mga nurses, kasi talagang sila yung nandyan, 24/7 na nag-aalaga. So, syempre, ang natutunan namin ay yung bang resilience, kung tawagin pa, paano ba maging matatag? Kasi hanggang ngayon, daladala naman namin yan. Ito man ay maulit in the future o merong
mangyayaring similar to this, sa tingin ko, handa na ang, pinakaano doon yung mahanda ang kalooban eh. Kasi ang ating mga ospital naman, sa suporta ng ating gobyerno, ay gumagawa naman ng paraan para maibigay ang mga needed supplies and materials para o mga gamot, lalo na sa ating mga charity patients, para sila ay patuloy na maalagaan sa mga hospitals. Pero nung panahon ng COVID, pero ba sa inyo nagsisi bakit itong kurso ang kinawa, na bakit nursing ang kinawa ko, kasi nasa, kumbaga delikado talaga doon time na yun eh, kasi kayong mga nurse lang talaga ang nakaharap sa mga COVID patient eh. Meron ba talaga nagsisi o meron din po ba mga magulang na hindi na pinayagan sila na mag-duty na sa ospital? Okay, sa akin walang personal na nakarating na nagsisisi ako at nag-nursing ako, wala naman. Pero yung sinabi nito na may mga magulang na pinapahinto sa trabaho, meron po. Merong ganun na nakakarating at kinakausap ako ng mga staff na pinapag-resign na nga ako ng aking mga magulang o asawa. Merong iilan lang na mabibilang mga resign, no? Meron din. Pero may iba na talagang dedicated sa profession, kahit na pinapagawa ng magulang nila yon, hindi sila nag-resign. So instead na umuwi dahil para kung sakaling mahahawahan ng magulang, dahil baka magka-COVID din sila ng mga panahong yun, nagkaroon naman kami dito ng mga modular facility para dito sila tumira. So pagka uuwi sila, pwede naman sila mag-test noon, nung araw na yun, na kung sila ay uuwi, mga a few days before, nagtetest na sila pag off sila, or meron naman tinatawag na antigen test, di ba? Pag negative, di uuwi sila noon. Pero may mga iba, ilang linggo rin o buwan na hindi umuwi. Para hindi mahawakan yung mga pamilya nila kung sakaling meron silang daladalang virus. Pero meron din po bang nahawaan ng COVID that time? Na ating mga nurses? Yes, ang nurses. Ay, marami po. Marami po. Noong 2021, yung talagang nag-increase sa Philippines, ang dami namin mga staff, more than 50% I think, sa ating mga nurses noon na nagkaroon. Although hindi sabay-sabay, no? So, marami noon, marami rin. Pero hanggang dumating, una takot, di ba? Pero hanggang dumating ng time na parang kahit may COVID nga, gusto pa nilang pumasok. May mga times pa na ganun. Eh, so far sa ngayon, meron pa rin po ba tayong mga, meron ba tayong pasyente na may COVID na admitted dyan sa NKTI? Yes, may pa ilan-ilan. Sabi nga nila, it will be with us na itong COVID na to. Hindi na ito mawawala. So, treat na lang natin to as ordinary. So, ganoon na lang din kami dito. Pag may COVID, huwag ka muna pumasok, mga nurses. Siguro mga 3 to 5 days, ganyan. After that, pasok na uli. So, hindi na ito yung parang nandun na yung takot. Kahit kaming mga namumuno dito, parang alam na naman natin i-handle kasi nga, alam naman natin na ngayon, wala na namang namamatay, di ba? Parang ordinary na lang siya. So we should accept it na it will be with us na talaga itong COVID na ito. Oo, lalo na paano nyo ina-handle? Yung pasyente, yung dati sa panahon ng COVID, nag-hemodialysis sila, and then meron pa silang COVID. Ano nyo, tuloy pa rin ba ang kanilang dialysis o pinapahinto nyo muna? Oo, tuloy which is, po yan. Which is, di ba, hindi pwede? Meron kaming hemodialysis facility for COVID patients. Nagtayo kami ng modular, maraming beds din yun for them, no? Para dun, lahat ng positive patients namin yung nagda-dialysis, dun sila dinadala. So, hindi na hinto, tuloy-tuloy. Pero di ba yung panahon ng COVID, sabi na, yung mga pasyente na nagda-dialysis, dapat admitted na sa ospital. Nung panahon ng COVID, may admitted, meron ding outpatient. Paano pag admitted? Di ba bawal meron relatives na magbabantay sa kanya? Wala po. Walang relative noon. Di ba? We discourage. Kasi nga parang, kumbaga, kaya nga, pansinin ninyo sa mga hospital, walang visitors allowed during the COVID time. Di ba? Kasi nga, baka mamaya mahawahan. At saka yung pauwi-uwi. Di ba? Pwedeng may dala ng virus yun. Pag-uwi, makakahawa pa doon. So, kung may kinakailangan magbantay na relative ng pasyente, kung siya yung simula noon, hanggang maka-uwi siya pa rin. So, ganun na naging para ng mga ospital ng mga panahon yun. So, pinapayagan ninyo, basta bula pag sa pagpasok,
hanggang sa paglabas, nandiyan lang siya sa loob ng sa kasama niya yung kanyang pasyente. Oo, hindi lahat ng pasyente. May ilan-ilan lang na talagang kailangan. That even our transplant patients, wala silang bantay. Mga nurses lang talaga namin ang nagpapakain sa kanila. Lahat ng needs nila, sila ang nagpo-provide. Kung may kailangan yung pasyente na bibilin sa labas, so ihahatid lang yun sa lobby ng kanilang relatives, and then our staff will get it at dadalhin sa room ng pasyente. So ganun po, nag-extend talaga ng serbisyo ang mga manggagawang ng hospital para matulungan ang ating mga pasyente may COVID during that time. Lalo na dito sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, talagang tayo ay nagbabantay. Lalo na sabi magulang mo o mga anak mo, talagang hindi tayo mapapakali kung hindi tayo mismo yung nagbabantay kasi yan ang kaugalian natin, di ba? So napakahirap talaga yung during the COVID time. Nasasabihin, oh, admitted ka, walang pwede sumama sa'yo. Talaga yun, talagang napakahirap na panahon na yan talaga na mag-isa ka sa kwarto. Totoo yan. So, marami talaga kami mga narinig ng mga stories, no? Na siguro, pagtanda natin o pagkalipas ng ilang taon o panahon, ay maikukwento natin sa ating mga pamilya na mas bata sa atin, ating mga dinaanan. At gusto ko magpasalamat sa inyo, Ma'am Hilda, no? Sa mga tinulong nyo sa mga hospitals during that time. Talagang alcohol, gloves, PPE, talagang pagkain, ang dami. Hindi lang dito sa NKTI nursing services, pati sa ating mga kasamang mga nurses sa iba-ibang hospital. So, maraming salamat po sa tulong ninyo at ang inyong mga kasama. Kaya po, kasi yung time na yun, yun naman ang iniisip naman namin, kayo mga frontliner. Kasi kayo na umaharap sa kanila, kayo yung mga hindi rin nakaka-uwi. So, natural, saka lalo na nung umpisa pa lang, lahat tayo natataranta. Lahat wala pang gamit talaga, as hindi alam ko anong susuotin. So, ginawa ko yung PPE. Instead na PPE, di ba, ang pinadala ko sa inyo, puro mga raincoat. Yung muna, di ba, habang wala pa PPE. Mm-hmm. Tama yun. Thank you. And then yung sa face mask naman, yung face shield, di ba, yung talaga as in improvised talaga. Para at least, siyempre, iniisip natin that time, dapat talaga natin, protektahan natin ating mga frontline, lalo na kayong, that time talaga, mga nurses talaga, ang talaga-talaga tinuturing natin mga bayani. Kasi kayo talaga nakaharap sa pasyente. Yung nakakatakot itong COVID na to, 2 years, imagine mo, talaga napakahirap. Naipigay na ba ng yung karapatang compensation o yung health risk allowance ng mga medical personnel natin sa NKTI? Ah, yun ang unang mapagmamalaki ko sa NKTI. Lahat ng dapat ibigay sa empleyado, mula nung umpisa hanggang ngayon, naibigay ko yan. Oo. Kaya dapat lang maibigay kasi yun tuloy-tuloy ang pagserbisyo nila, ang pag sa hospital, di sila umalis kahit na pinagbabawalan ng kanilang magulang, nandyan pa rin sila. Kasi yan ang pinaayong kumbaga sinumpa din yung tungkulin, di ba? Kaya yan kung nagtanong ko sa iyo, nung panahon ng COVID, yung time, di ba, sabi mo, pinangarap mo maging nurse. Ay, ngayon, dahil may COVID, ano na ang pakiramdam mo? Medyo, oy, nagkamali yata ako ng pagpili ng kurso, ah. Wala ako narinig na gano'n sa mga kasama ko. Honestly. Wala. Talaga, eh, kasi complete staffing kami during that time, eh. Talagang pumapasok pa rin sila. And karamihan sa kanila, nilipat namin sa ER. Yung iba takot sa una, pero they need to face it. Kailangan ng mga pasyente, eh. So, kaya tinawag itong na one ng June, eh di ba, inaano natin month, kidney month. Bilang Deputy Executive Director ng NKTI, ano ay mapapayo po ninyo sa mga pasyente? Hindi porke nagbigay na si PhilHealth ng karagdagan session, and then ngayon baka pinapropose na dagdagan pa yung babayaran sa from 2006 gagawin doble. Ano yung mapapayo mo sa lahat ng nakikinig at mga nanonood na hindi porke ang gobyerno ay nagsasubsidize, hindi nyo alagaan yung sarili? Kasi ano yung maisishare mo kapag isang pastao o isang pasyente
pag sinabi na may CKD, ano po ba ang dinadaanan nilang, mahirap talaga yan eh, aside from it, 2 to 3 times a week nandiyan, yung gastusin, ano pa ang iyong pwede i-share sa kanila para malaman nila, hindi, mabilis, mahirap ang kung kayo ay makaroon ng CKD. Totoo po yan, kasi nagkaroon din ako ng experience. Kasi yung father ko, bago siya namatay, nag-dialysis siya. So nakita ko yung hirap na dinadaanan, no? So very important talaga na tinatawag nating compliance. Kailangan sumunod kung ano yung sinabi ng doktor. Kung ikaw ay kailangan ng dialysis, hindi ka dapat mag-miss. Talagang gawan mo ng paraan yan para humanap ng time para mag-dialysis. Kasi may support na ngayon ng government. Ngayon, doon naman sa mga pasyenteng hindi naman hindi nagda-dialysis, kailangan ng aking maipapayo ay alagaan talaga ang kidneys. Kaya nga may mga advokasya na ginagawa ang ating hospital para to prevent kidney disease, no? Nabanggit ko nga kanina, uulitin ko po bago tayo magtapos, kailangan yung tinatawag nating healthy lifestyle. Tamang pagkain, iwasan yung mga red meat, kumain ng gulay, iwasan ng mga maaalat na pagkain, masyadong matatamis na pagkain, uminom ng 8 basong tubig at least sa isang araw, magpa-check up, annual check up, especially siguro basic yung urinalysis, at huwag kalimutang bumalik sa doktor kung kayo ay pinapabalik para sa inyong nakaschedule na check up para ma-monitor, no? At syempre kung may mga maintenance na gamot, importanteng ituloy po ito para hindi tuluyang masira ang ating kidneys. Uulitin ko, ang hypertension at ang diabetes, pag hindi ito naalagaan, it can lead to end-stage renal disease. Yapo. At yan ang ano ha, alamin po ninyo, yung diabetes saka meron na hypertension, kailang ingat po kayo, subihin po ninyo kung anong, kung meron kayong mga maintenance, wag niyo imimiss yan. And then kapag meron kayong nararamdaman na super sakit ang ulo, dapat pumunta na kayo kagad sa doktor. Huwag ninyo pababayaan yung sarili. Dahil ito ay mahirap talaga kapag ito ay tumama sa iyong bato. Kaya meron po ba kayong mga events sa NKTI sa itong buwan ng June? Actually, gusto ko lang din pong i-announce na ito pong June ay National Kidney Month Celebration. So ang aming theme for this year is Malusog na Bato, Abot Kamay ng Bawat Pilipino. So may mga activities po kaming ginawa na at gagawin pa lang. So noong June 1, nagkaroon po kami ng fun run dito sa Quezon Memorial Circle. Ang fun run namin is about organ donation awareness, no? Kasi para ma-aware ang ating mga kababayan na kung sakaling may mangyayari sa atin at healthy naman ang ating pangangatawan, ay pwede natin i-donate ang ating kidneys and other organs, no? So, kung gusto pong magpalista, meron po tayong human organ preservation effort, meron po silang mga cards na binibigay, pwede rin mag-visit sa kanilang Facebook page, yung human organ preservation effort, and aside from that, meron po kaming mga lay forum, no? Yung pong ating advokasya, especially this year, yung ating magkaroon ng kaalaman ng ating mga kababayan regarding, sabi ko nga kanina, yung Disease Organ Donation Program, yung ating lay forum also on leptospirosis, no? Kasi kapag nagka-leptospirosis ka, talagang tatamaan talaga yung kidneys mo. Kaya yung iba, nagda-dialysis. So meron din kami mga lecture sa ating mga kababayan tungkol sa usapang bato, sabi nga nila, safe, renal safety of common medications. Nabanggit po nga kanina, ano ba yung mga gamot na mga dapat inumin, ano ba yung mga safe na gamot, no? Tapos meron din tayong rectal examination kasi sa June 16, di ba? Thursday. So, ang mga ospital, merong free rectal exam. So, pwede silang pumunta sa mga hospital ng gobyerno. Tapos, meron ding mga lecture din about CKD prevention. Meron din kaming mga lay forum about preventing urinary tract infection. So, ito ay patungkol lahat sa kidneys, no? So,
meron naman po tayong mga ano eh, mga tinatawag na mga inihandang mga lectures sa ating mga kababayan. At tuloy-tuloy, kahit po hindi kidney man, ang ating mga doktor, pati ang aming public health unit, pumupunta po yan sa mga barangay. May mga doktor din tayo ini-interview sa ating kamukha ng programa ninyo para magbigay ng mga advices kung paano maiiwasan ang sakit sa bato. Yun po. Yan po. Maraming salamat po, Doktora Nerissa M. Jerial. Siya po lagi natin makakasama. Maraming salamat po, Ma'am Hilda. Si Doktora Nerissa M. Jerial, siya po ay may PhD in nursing, Deputy Executive Director for Nursing Services ng National Transplant and Kidney Institute. Kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin ng mga bagay-bagay, huwag kayo mag-atubiling magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan pa po na ipaparating na namin ito sa NKTI. Bagamat sinagotan ng PhilHealth Insurance Corporation ang buong taon gastusin ng pagpapadialysis from 90 to 156 session, mas maigi pa rin ang hindi maging bahagi ng lumalaking bilang at pabata ng pabatang tinatamaan ng CKD. Tandaan, ang sakit sa bato ay pwedeng maiwasan. Yan po sa mga diabetes, sa mga may high blood pressure, siguraduhin po ninyo, magpa-check up po kayo sa doktor, yung maintenance medicine po ninyo, dahil dapat tuloy-tuloy. Huwag po kayo magsa-self-medication, lalo na po yung may mga arthritis, yung mga may problema sa, yung may mga tupike, yung mga masasakit ang ngipin. Huwag po kayo basta-basta mag-take ng mga pain reliever. Delikado yan. Tatamaan talaga ang iyong kidney. Sa pagbabalik ng health and travel at servisyo publiko, pasadaan naman natin ang mga headlines na mga mahalagang balita dapat inyong malaman ngayong araw na ito, araw ng Webes. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Servisyo Publiko. Servisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na servisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Servisyo Publiko. Ang programang tunay na servisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Servisyo Publiko. Servisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na servisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Servisyo Publiko. Ang programang tunay na servisyo publiko na nakakatouch ng puso.